Ang mensaheng inyong maririnig ay aktwal na ibinahagi ni Kuya Ed Lapis sa isang pagtitipon ng mga kapatiran. Para sa iba pa niyang recorded messages, magsadya o sumulat sa Day by Day Center, Bulwagan ng Panginoon, Folk Arts Theater, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. O kaya'y tumawag o mag-text sa 0917-549-2624. Rules are rules. Ang batas, batas. Ang bawal, bawal. Yan ang pamagandang ating pag-aaral. Salamat, Ama, dahil may mga batas ang buhay at dahil dyan nagkakaroon ng kaayusan. Turuan niyo po kami na lalong maunawa ang kahulugan ng batas at kung anong pananagutan namin dito upang lalong madakila ang iyong pangalan at lalong yung kalooban mo ang masunod sa aming buhay. Bless us, Lord, with a simple message that will continue to enlighten us. Messages, Lord, that will help us improve our lives, not only within our homes, but in our communities, in our country, in the whole world. Lead us. Make us see our responsibility to our fellow men and to you. Father, speak, and may you use your servant as your instrument. Forgive us our sins, cleanse us from all our wickedness, from our sins, and enable us to understand your will. Nawa, Panginoon, kami po'y palakasin niyo ang katawan, patalinuhin. Alisin niyo po ang aming mga alalahanin at mga sagabal para ang pagpapala niyo ay aming makita at marinig. Magbigay kami ng pansin, magtuon kami ng pansin sa inyong salita, upang kami, Panginoon, ay mapagpala niyo. We thank you, Father. We ask you to be our speaker and may your majesty heal us of our emotional, our mental, and even physical diseases. Heal people. Lift up your name, O God, and may you bless us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and Teacher, we pray. Amen. Rules are rules. In life, know and follow rules. Isa yan, a basic spiritual, legal, social, ethical teaching. 2 Timothy 2:5, no one wins an athletic contest without obeying the rules. Ginawang example, athletic contest, lalo na sa spiritual endeavors. Kahit parang nanalo ka na pag may technicality, pag mayroong na-raise na issue about obedience to the policies, to the rules, to the procedures, mababawian ka pa ng iyong premyo. Dapat ang tao marunong sumunod sa mga patakaran, lalo ang anak ng Diyos. Deuteronomy 8:11, make sure that you never forget the Lord or disobey His laws and teachings that I am giving you today. What do we see here about God is that the Lord gives laws. Ang daming ibinigay na batas ng Panginoon, lalo nung mga naunang panahon na nade-develop pa lamang ang sibilisasyon. Proverbs 1:8, my child, obey the teachings of your parents. Pati ang mga utos ng magulang at turo ng magulang ay galing sa Diyos. Kasi talagang kung mayroong representative ang magulang sa buhay ng tao, kung may representative ang Diyos, yun na yung magulang sa buhay ng tao. So the Lord rules and governs through appointees. And the basic appointee of God in governance is the parent, yung magulang. Kinatawan niya talaga yun. Yung pag-ibig ng Diyos sa tao, inilagay niya sa puso ng magulang para ang magulang talaga magbibigay ng mga patakaran, mga batas, mga proteksyon para sa kanyang anak. God, obviously, is rule giver. Siya ay blessing giver, pero meron yun nakapartner, rule giver. Rule-based. Kahit yung mga blessing ng Panginoon, transactional. If you did this, then you will be blessed with that. Ezekiel 20:19. I reminded them that I was the Lord their God and that they should obey my laws and teachings. God must be obeyed because God is God.
Leviticus 18:4-5, I am the Lord your God, and you must obey my teachings. Obey them and you will live. I am the Lord. Paulit-ulit ang Panginoon, sinasabi ko sino siya para makinig yung inuutusan, pinagsasabihan at binibigyan ng mga patakaran. At nagbigay siya dito ng isang insight. If you obey the laws of God, you will live. You will not only exist and survive, you will flourish. You will evolve into higher forms of consciousness so that you are able to behold more, to see more, to do more. That is how you will live. Even nature is governed by rules. Ang mga hayop, ang mga halaman, sumusunod din sila sa mga basic rules. Nakita nyo lahat ng dahon, nakalatag sila sa sunlight, hindi nakataob yung mga dahon nila, nakatihaya sa sunlight, kasi doon ibibigay yung sunlight na kailangan nila sa photosynthesis. May mga laws. Ecclesiastes 1:5-7, the sun comes up, the sun goes down, it hurries right back to where it started from. The wind blows south, the wind blows north, round and round it blows over and over again. All rivers run, all rivers empty into the sea, but never spills over. One by one, the rivers return to their source. Siyempre, sunrise, sunset is a metaphor. We know the process of how sunrise and sunset happens. But nevertheless, either the sun or the earth, whichever, spins. And there is predictability. Weather forecasters tell you, tomorrow the sun will rise at this so-and-so time. And it will. Because even the elements in nature obey the laws that have been preset. Lalo naman dapat ang tao na maging masunurin. Masunurin ngayong seasons. The seasons come in their time. Akala natin ngayon, nagugulo ang seasons, no? Nagpapalit lang siya. Nag-a-adjust. At may mga pangyayari, pero magkakaroon tayo ng mga bagong seasons. Umuulan na nga ngayon sa dating tag-init. Mamaya, yun na yung trend, that is the new season. Bakit nakakapag-landing ang mga spacecraft sa buwan? Tama yung oras na dating nila doon, hindi nila na-miss yung buwan. Kasi tama yung speed ng buwan. Yung speed naman nila, in-adjust nila doon. Nagkikita yung buwan at yung spaceship sa isang specific space and area. Because everybody obeys the laws of nature. Kung yung spaceship ay nawala ng fuel, bumagal, hindi siya aabot. Kasi ibig sabihin, hindi siya tumupad sa usapan that it would travel at the so-and-so speed and trajectory and direction. The laws of physics, the most useful and the most used by man, reliable kasi sumusunod. Laging may gravity. Meron na bang time na walang gravity? Absent ang gravity? Nandun lagi. Kaya reliable, alam natin na laging may gravity. Sa chemistry, nakakaproduce ng mga gamot ang mga tao dahil alam mong itong gamot na ito, ganito ang gagawin sa ganung sakit. Pero pag ininom mo ng mali, nag-overdose ka, nag-underdose ka, may maling mangyayari. So you have to obey the rules so you will have life. That's why the applied sciences are very, very useful to us. Alam natin na ganito ang performance ng plastic, ganito ang performance ng bakal, ito ang melting point ng bakal, ito ang freezing point ng tubig, laging ganon. Because of that, we can produce things that help us in our daily living. We can produce tools, instruments, because everybody obeys the laws. Job 38:33. Do you know the laws that govern the heavens? And can you make them rule the earth? Tanong ng Diyos kay Job. May rules talaga that govern the heavens. That's why there is such a thing as astronomy. Scientists can tell when the stars will align and how it will affect the tidal waves and even the gravitational pull between the moon and the earth. That's why there are flights. You take an airplane, you sit in your seat, fly for 10 hours, and you land in the airport where you're supposed to go.
because everybody follows the rule. Unless somebody doesn't follow the rule, like pilot error, or like mechanical malfunction, because the machines that were supposed to deliver did not, or the people who installed them did not put the right machines, somebody breaks the law, and a plane suddenly drops from heaven, from the sky, because of the pull of gravity, lahat sumusunod. Kaya, alam mo na magpepreno yung sasakyan kahit na mabangin, bumababa ang sasakyan, you apply the correct brakes, hindi ka nahuhulog. Pero nag-overspeed ka, you don't follow the rules, nawawalan ka ng control, nahuhulog ka. Job 38 is actually an exposition of God's rule over nature. Yung mga inventions, mga discoveries, actually, nakakasilip lang ang tao na ukaunawa tayo ng basic fundamental laws of nature. That's why we're able to manipulate the principles and produce things that we want or need. Alam natin na pagka ang ganitong mga fiber ay pinagsama-sama mo, makakapag-weave ka, pag dilagyan mo ng ganitong dye, magkakakulay yon. May batas lahat. Societies, communities, nations, civilizations survive and develop because of orderliness. Kaya yung mga fully developed societies and civilizations, mayroong rule of law. The big empires that ruled other nations were actually governed by law. The Romans were very well known for their laws. Egypt, China, even the big monarchies of India. Lahat yan, may orderliness. Ang mga bansang umaasenso, may orderliness. Nakita niyo yung munting bansang Singapore, isang kaprasong tuldok lang sa mapa, pero ang yaman-yaman kasi may orderliness. Romans 13:1, obey the rulers who have authority over you. Only God can give authority to anyone, and He puts these rulers in their places of power. So ang utos sa atin, obey rulers. Of course, meron yung given. As long as those rulers obey their higher boss, who is God, the Creator. Hindi lamang sa governance ng mga pamahalaan, churches especially, must be governed by law. Church groups, ministry groups need order. Basta may magulo sa church, sa Sunday school, sa choir, kahit saan, sa administration, merong hindi sumusunod sa patakaran. At dahil may hindi sumusunod, ang mga goal hindi nakakamit. Yung sumusunod, naiinis, nagagalit. Yung hindi sumusunod, yumayabang kasi nakakalusot. Ang nagiging bunga, disorder, low quality of ministry, trouble, anger, jealousy, sunod-sunod na yan, basta may hindi sumusunod sa batas. So lalong-lalo, church people, follow rules. Kung meron tayong mga patakaran kung na hindi pwedeng magdala ng mga alagang ahas, mga elepante dito sa church, pag may hindi sumunod dyan, nagkakagulo. Mahilig kayong aso, magdala ng aso, meron tayong rules dyan, doon sa likod uupo, at ang aso hindi pinaglalakad dyan sa sahig. Buhat! Kung di nyo kayang buhatin, huwag yung dalhin. Kasi pwedeng magdumi-dumi kahit saan na lang. Pati ang mga bata, may rules, ilagay sa Sunday school. Ngayon, kung ayaw nyo ilagay, o hindi pwede, o talagang ayaw, disiplinahin nyo, hindi pwedeng parang punong inaakyat niya yung katabi nyo. Magkakagulo. Kaya inis na inis, halip na bumanal siya, lalong naglabasa ng mga sungay, dahil naiinis sa batang malikot. May rules dapat. Ang kaloob, ang mga musician, ang mga singers, may mga rules ng practice. Pag hindi ka nag-practice, hindi ka kakanta, hindi ka sasayaw. Mayroong matitigas ang ulo, hindi nagpa-practice, biglang magko-costume, sasampa sa entablado at kakanta. Hindi tama yon. Kahit dalawa lang o tatlo ang kumanta, sundin ng rules. Hindi nadadaan yan sa kahit marami. Kailangan may batas. Sa parking, everywhere,
Pero mga kapatid, kailangan pa bang i-emphasize na of all places and of all organizations, dapat sa church, sa body of the Lord, may order? Dapat doon may kaayusan. Now, ignorance of the law is not an excuse. Hosea 4:6, you priests have rejected me and my people are destroyed by refusing to obey. Ano daw nangyayari sa mga people of God when they refuse to obey? They are destroyed. But some people who are disobedient say, eh bakit ako, hindi ako destroyed? Akala mo lang, hindi pwedeng magkamali ang sinabi sa Bible. You are destroyed. There's a part of you, there's a certain part of you that gets destroyed. Maybe your dreams, maybe your plan, maybe the blessings that God plans to give you is withheld and you are destroyed without even knowing it because you are not obeying the law. Ignorance leads to destruction. Kita nyo ating bayan, pagka hindi nagdisiplina ang mga tao, tapon ng basura sa mga ilog, ano nangyayari? Lahat tayo are destroyed. Pagka hindi sumusunod ang mga developers sa zoning laws, kinakain mo yung gilid ng ilog, nilalagay mo ng bahay, lahat tayo apektado. Kahit isa kang estudyante, apektado ka dahil yung eskwelahan nyo isasara, lalagyan ng mga refugees. So, we all get affected. Pag may nagnanakaw sa gobyerno, lahat tayo nalulugi. Kaya alam mo yung kaya hindi. Kaya aware ka or not, because ignorance is not an excuse. You've got to know. There is a lot of disorder in society because people don't follow the rules. So do not pretend to be ignorant just to get off the hook. Hindi ko kasi alam. Iba ang may alam niya. Dapat alam mo. Pananagutan ng bawat isa na alamin ang rules. And remember this, brothers and sisters, because everything is governed by God, everyone is part of a chain of command. Walang independent. Lahat tayo magkakakawing-kawing, interconnected. Everybody reports to someone, and maybe there are people who reports to that somebody also. Laging merong nasa taas mo at merong nasa baba mo. Kaya tinitingnan natin sa pamilya, di ba? Inoordain, okay, the man is the leader of the home. Tapos nandun yung wife niya as fellow leader. Pero kung may difference sila, the wife is encouraged, taught to submit for the sake of unity. Kasi pag hindi siya nag-submit, nakanikan niya, masisira ang buong pamilya. So for the sake of unity, somebody submits. Hindi ka naman laging sumasubmit dahil believe ka eh. Hindi ka rin laging submit dahil naniniwala kang dapat kang sumubmit. But you submit for the sake of unity, for the sake of peace, which is more important than personal satisfaction. Kaya merong ganon. So ayun ang tatay, ayun yung nanay, ayun yung mga anak, at ang mga anak, usually may mga ranking. Dahil hindi pwedeng nag-iisa kang lumulutang sa gitna ng dagat. You report to someone. And if you're already a person of responsibility, somebody reports to you. Know and follow the chain of command. In any organization, you must know, sino ba ang boss ko? Meaning, who do I take instructions from? Who will discipline me? Who do I get permission from if I want to be exempted from this or if I want to be absent? Merong chain of command. Member ka ng choir, so alam mo naman dapat syempre kung sino ang leader, the choir director. If there is a big music ministry, the general director of music is the leader of all the other leaders below him or her. You must report to and submit to that leader. Hindi pwedeng kung mataas ang boses mo, maganda yung boses mo, o yung nanay mo ang bumili ng piano, eh magsisiga-sigaan ka na. You follow the chain of command. Sa democracy, ang tawag dyan, power from below. Kaya ang taong bayan ang boss ng chief executive because sa democracy, ang kapangyarihan ay hawak ng tao, ipinahihiram sa kanyang mga elected officials. May oras ng pagpapahiram, may deadline at isosoli na niya. Kaya yung mga nag-i-stay, nag-o-overstay, hindi sila sumusunod sa batas, nagkakagulo. Yung mga hindi naman ibinoto pero nandaya, pinalabas na nanalo sila, nagkakagulo. Ang gulo pag ang tao hindi sumusunod sa batas. The power of the government is a delegated power from the people.
Ultimately, it is the people who rule. Therefore, the people must be heard. Pag ayaw ng mga tao ng pork barrel, dapat wala. Because the people ang boss. Hindi ang mga inelect lang natin. Ang mga tao na magnagmamaang-maangan, ayaw masangkot, ayaw sumali, ayan, magdusa ka kung pinagsasamantalaan ka at ninanakawan ng sarili mong gobyerno. Dapat sangkot ka because truth must prevail. And the order of law, the order of society, is top agenda in godliness. Ecclesiastes 8:2, obey the king's command. But of course, the king is supposed to obey the king of kings. Dahil ang pinag-uusapan namang governance dito, monarchy. Power from above. So may dalawang power structures. Democracy is power from below. The people rule, but they delegate that power to elected officials. And elected officials can appoint officials under them only because they were elected by the people. Minus the mandate of that election, they have no legitimate power. They are just power grabbers. Sa mga monarchy, ang kanilang sinasabi dyan is that they have power coming from above. Yan tinatawag na the divine rights of kings. Because they govern through theocracy. The power comes from above. That's why every monarchy claims to have descended from some god or goddess. Kaya mga pharaoh, half god, half man ang claim nila sa sarili nila. The emperors of Japan were half human and half divine until World War II and they lost. And the emperor was forced to denounce his divinity. Pero marami pa mga monarchies na sinaklaim nila galing sila sa mga dioses. Kaya sila nakaupo sa trono. Of course, little by little, it is being exposed that they were there mostly because of political power and not really because they descended from some divine being. But whoever is in authority, whether it's a theocratic system or a democratic system, everybody must follow the chain of command. Katulad halimbawa ng Amerika, part yan ng monarchical system ng Great Britain, but when they had their revolution and they separated from the United Kingdom, ano na nangyari sa kanila? Naging democracy na sila, na iba yung power structure. But there must be such change. In a change that is legitimized by popular mandate. 1 Peter 2:13 to 14. The Lord wants you to obey all human authorities, especially the emperor who rules over everyone. You must also obey governors because they are sent by the emperor to punish criminals and to praise good citizens. So nakikita natin chain of power. God appoints emperors, and then emperors appoint governors, and there is a chain of command. Or God empowers the people, and the power elect their delegated authority sa democratic system. Kaya sinasabi nila, vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. Generally, not always, when the people are all gravely mistaken, but that is the mandate of democracy. Now, more than monarchy, spiritual leadership is theocratic. The governance of the church is theocratic because the church reports to God directly, and therefore it is God who calls people to various offices. The office is a calling from God. Otherwise, why will you be having a spiritual office? Alang mang i-vinote ka lang, democracy, power from below? No, the church is governed from above. It is theocracy. Ephesians 4, 11 to 12. Christ chose some of us to be apostles, prophets, missionaries, pastors, and teachers, so that his people would learn to serve and his body would grow strong. So who chooses apostles and prophets and missionaries and pastors? God. The Lord Jesus Christ chooses who will run His church. Hindi dinadaan sa election ng mga tao. This is appointed. This is a calling. Real prophets, real evangelists, real pastors and teachers
are called by the Lord. And their fruit will tell you if their seed is a good one. You will know them by their fruits. You will know by the effect of their ministry if they were really called by God. Of course, you will also know, as validated by how they handle the word of God. But that office is sacred because it is a calling. You cannot appoint yourself. You have to be called by God. Some people try, but of course, it never prospers. Kasi hindi tinawag. By their theocracy, church leaders appoint under shepherds. That's why in the church, positions are appointive. Associate pastors are appointed by the head pastor. The principals are appointed by the pastor. Or if there is an education head who is appointed by the pastor, then the principals will appoint the teachers. So, you know, so on and so forth. But there is a chain of command. Somebody always reports to someone, and there could be people who are reporting to that somebody. Now, under shepherds who disobey and rebel against God-appointed leaders lose their delegated authority. Kung ang teacher hindi siya sumusunod sa principal, tanggal na agad ang kanyang delegated authority kasi inappoint lang siya ng principal. Kahit pa siya magaling, kahit pa marami siyang tagahanga. Because the authority does not come from the students, it comes from the higher up, the principal. If the principal does not obey the head of education, the principal loses the office. Again, kahit siya magaling at kahit marami siyang tagasunod. Kasi hindi naman galing sa baba ang authority eh. Galing sa taas. At ayaw na ayaw ng Diyos ng insubordination. Numbers 12, 1 to 10. Miriam and Aaron started complaining against Moses. And the Lord heard their complaint and told Moses, Aaron, and Miriam to come to the entrance of the sacred tent. There, the Lord appeared in a cloud and told Aaron and Miriam to come closer. Then, after commanding them to listen carefully, he said, I, the Lord, speak to prophets in visions and dreams, but my servant Moses is the leader of my people. He sees me face to face, and everything I say to him is perfectly clear. You have no right to criticize my servant Moses. The Lord became angry at Aaron and Miriam. And after the Lord left and the cloud disappeared from over the sacred tent, Miriam's skin turned white with leprosy. Napala ni Miriam sa kanyang kaki-criticize kay Moses na leader niya at kapatid niya. Sa niya, bakit? Siya lang ba kinakausap ng Diyos? Kami rin ah. Kung isinasama sila ni Moses pagka makikipagtagpo sa Diyos, akala nila sila na yung kadate ng Diyos. Eh, isinasama lang naman sila. Kasi nagtatagumpay din sila. Akala nila may sarili na silang otoridad. And so, the Lord gave her leprosy. There is such a thing as leprosy for rebellious under-shepherds. Sometimes it is a physical one, but often it is not physical anymore. It could be a leprosy of your spirit, a leprosy of your mind, of your emotion. But surely, the rules never change. God still hates such rebelliousness, and God still punishes the bad and rewards the good. So pagka nagiging ganito ka, makriticize ka, maboka ka at marami kang ginagawang pagrereklamo, hindi naman ikaw yung kausap ng Diyos, under shepherd ka lang, magkakaleprosy ka. Iba-ibang form lang, hindi natin kuminsan nakikilala agad, kaya hindi tayo naitutuwid agad. Because now it has many different forms. All over the Bible, you will see the same rule. God does not approve of such kinds of insubordination or even just complaining publicly, scandalously, because it will create chaos. Si Miriam nagre-reklamo against Moses. Meron silang mission to go to the promised land, to govern so many people who are not used to self-governance because they had just been freed from slavery. Kailangan discipline para may marating at may mangyari. And even to protect the people from a lot of danger because there were many tribes that were threats to their safety.
ano mangyayari sa isang bayan kung maraming daldal ng daldal, tapos may nakikinig, at pag may nakinig sa kanila, sasali sa kanila, padami sila ng padami, di ba mahahati? Gugulo? At pagka humati, sinong malulugi? Yung buong bayan na yon, because they will not be able to accomplish what they have to accomplish. Ganyan din ang pamilya. Pag nag-divide-divide, pag nagkagalit ang magkapatid, yung mga anak-anak nila magpipinsan, magkakahati-hati, magkakampi-kampihan, sino talaga nalulugi? Yung buong pamilya. Ganon din sa mga kumpanya, lalo kung family-owned. Ang mga magkakapatid, mga board members, sa mga hipag-hipag, kasali, magkakanikanya sila ng kakampi, kanikanya ng gulo, ang ending, nalulugi yung kumpanya, magsasara, they all lose. Ganon din sa church. You cannot afford divisions. Do not give the devil a foothold. Kaunting-kaunting matungtungan ni Satanas, papalakihin niya ng papalakihin, ang ending split, ang ending gulo. Dati pupunta ka sa church para matahimik. Ngayon, ito yung pupunta kami. May mga gulo, may mga chismisan, may mga division. The purpose is defeated. And there is disorder. And we must remember, God is God of order. Lahat ng taong nagpupunta sa church, they sign an unwritten contract that says, I will obey the rules. Pag sinabing, hindi pa dapat mag-exit, closing song pa lang, nag-uunahan na sa parking lot, nag-uunahan na bumili ng tape o bumili ng libro, mahiyahiya kayo, church. Kumisang closing song natin, hindi pa tapos, nagkakandara pa na kayo paglabas, ba't di pa kayo umalis ngayon na? Ngayon na! Total, nagmamadali kayo. Pero mahiya kayo na hindi pa tayo nagko-closing prayer, hindi pa tapos yung song dito, umaalis na kayo, bakit kayo nagkakandara pa? Ba't pa kayo pupunta dito? Nagmamadali rin lang pala kayong umalis. Huwag na lang kayong pumunta. Pero kung pupunta kayo, be decent. Respect the place. Respect the activity. And respect God who is being worshipped. Kailangan may paggalang. May pananagutan. Kasi sa dami natin, hindi lahat magkakakilala. Yung iba will behave the way they like. And you strut about like peacocks as if you own this place. You observe decorum. Because this is bulwagan ng Panginoon. Hindi ito Plaza Miranda o Divisoria na pwede niyong gawin ang gusto niyo. Kailangan may kaayusan. Kumisang gusto ko lang ang ipakandado yung mga pinto dyan eh. Dahil ang mga tao, hindi mo na mapakiusapan. Mamaya, pag may lumabas dyan na hindi pa tayo tapos, palakpakan nyo. At sa susunod, sa iba na kayo magsimba. Gusto ko ang welcome dito yung mga sumusunod. Hindi yung magulo. Kasi nag-uuna-unahan kayo dyan sa kapraso, mga tinda-tindahan, parking lot. Ang iksi-iksi nga ng worship natin, 1.5 hours lang. Sa iba, 3. Naglalabas na kayo ng mga tupperware, mga lunch yun dahil ang haba. Be decent. Respect the activity, especially worship. Because God is God of order. 1 Corinthians 14:33, God wants everything to be done peacefully and in order. Especially in the church. Now, you are responsible to your leaders. Of course, the leaders are responsible to God. God knows what's happening and God knows how to discipline His leaders. So God ordained chains of command. And God has ordained these chains of command in creation and in civilization. Kahit kayo ang governor ng Tarlac, kahit kayo corporate president, yung mga usheret dyan ang may authority over you pag pumasok kayo rito. Kasi sila ang delegated authority to have order and to instill order. Pag sinabi ng usheret na hindi po pwede ang mga aso nyo at mga biik na dalin dyan, kahit kayo ang may-ari ng Makati, susunod kayo. Kasi sa sitwasyon na yon, siya ang may authority. Respect authority. Obey your immediate superior and leader. And in every given situation, there is an immediate superior. Nakasakay kayo sa bus. Sinong immediate superior nyo? Yung konduktora. Kahit mas edukado kayo, kahit mas malaking sweldo nyo doon, siya ang nagbibigay ng kaayusan sa biyahe na yon. Lagi mo ikagalang ang sitwasyon. Sino ang boss ko dito? There are moments, ikaw naman yung boss para sa kaayusan.
When your immediate leader disobeys top leadership, do not follow him or her. When may you not obey your immediate leader? When your leader does not obey his or her leader or the top leader. Kasi hindi na pala siya sumusunod. Pag sumama pa kayo sa kanya, rebellion na yon. So you withdraw your support, you withdraw your allegiance, you withdraw your obedience to people who are not obedient to their superiors. Para again, may kaayusan. Matthew 23 verse 2, the Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses, but don't do as they do. After all, they say one thing and do something else. Kita niyo sabi ng Panginoon to sa Pharisees who were religious leaders, ha? Sabi ni Jesus, huwag niyo silang sundin. Hindi naman sila sumusunod sa Diyos eh. Huwag niyong gayahin ang mga ginagawa nila kasi ang ginagawa nila hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Bypass the disorderly rebel and follow the next higher leader who follows top leadership. Nakita niyo pag may coup d'etat ang isang bansa, ang isang military, pagka yung general hindi na sumusunod sa commander-in-chief, pwedeng sumunod sa kanya yung colonels, pwedeng sumunod sa kanya yung mga lieutenants, pero ang mangyayari, coup. Pero pwedeng sabihin ng colonel, I'm withdrawing my loyalty and allegiance to the general because the general is no longer loyal to the commander-in-chief. Dapat ganun sa authority. Kung yung commander-in-chief ay sumusunod sa Diyos or in a democracy, sumusunod sa kagustuhan ng taong bayan na talagang nagbigay sa kanya ng authority. So withdraw obedience and submission from ungodly and evil rulers because they disobey God. In democracies, they can get impeached. They can get rejected in the next elections, but the change of power and the rejection of those in power must be done peacefully, never violently. Ganun sa democracy. Hindi yung nang-aagaw ka lang dahil kaya mo, pero wala kang legitimacy. In the chain of command, brothers and sisters, do not abuse power. Do not abuse privilege and connection. Dapat walang abuse. Importante na walang nag-a-abuse niyan. Ate ka, binigyan ka ng budget para sa mga kapatid mo, aba maging fair ka, hindi yung para sa'yo lang yung pera. Manager ka, merong budget yung kumpanya for privileges sa mga empleyado, ibigay mo, hindi lang yung para sa'yo. Dahil isa yan na pinipirmahan, unwritten most of the time, that when you accept a position of leadership, you accept the responsibility not to abuse. Kasi may power ka eh. Hindi ka gumagawa ng bagay na para lang sa sarili. Genesis 16:6, Sarai began treating Hagar so harshly that she finally ran away. Slave niya si Hagar, minaltrato nitong si Sarai, naglayas, bawal dapat maglayas, pero anong ginawa ng Panginoong Diyos? God blessed Hagar and her son Ishmael because they ran away from a very cruel mistress. Minamaltrato na sila. So hindi naman komo, slave ka, forever ka na dyan, inaapi ka na, kinakawawa ka na, niyuyurakan ka na, sunod ka pa rin. Pag siya ay hindi na sumusunod sa Diyos, you now get released from having to be obedient because there's a higher authority that we should all subscribe to. The authority of God, which says we should be kind and good, nourishing and fair to people. 1 Kings 12:14, he spoke bluntly and told them exactly what his own advisors had suggested. My father made you work hard, but I'll make you work even harder. He punished you with whips, but I'll use whips with pieces of sharp metal. In other words, itong hari na ito, malupit na nga yung tatay niya, na mali. Ginawa naman silang hari ng Diyos para alagaan ng tao, hindi para abusuhin. Pero yung tatay nga niya, hindi na naging mabuti. Sabi niya, mas magiging masahol pa ako sa tatay ko. Mas magdurusa pa kayo. What happened? Israel rebelled against him. His monarchy, his reign, did not prosper. Ecclesiastes 4:13, you may be poor and young, but if you are wise, you are better off than a foolish old king who won't listen to advice. So kings, even if or especially if they're old, should also listen to advice. Walang tao na
siya na lang ang masusunod lagi. Nakikinig ka dapat, lalo sa ikabubuti ng iyong nasasakupan. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ano ang personal na kahulugan nito lahat sa atin? Regulate yourself, though and especially when nobody is looking. Pag walang nakatingin, walang nagbabantay, mas dapat nating bantayan ang sarili. Husband, may pangako ka sa kasal na magiging tapat sa iyong wife. Malayo ka, working somewhere far, hindi siya nakatingin, walang nakabantay. What do you do? Ganun din sa wife. Ang tunay na pagkatao ay nasusukat sa iyong behavior pag walang nagbabantay. Siyempre, pag may nagbabantay, obedient ka sa law. Pero pag walang pulis, tatawid ka na ba sa mali? Magpapark ka na ba sa no parking area? Doon malalaman kung ano ka. Kasi hindi naman tayo dapat talagang bantayan. Binigyan tayo lahat ng Diyos ng isip. Binigyan tayo ng budhi. Binigyan tayo ng katuwiran. We must self-regulate. Colossians 3:22-23, slaves, you must always obey your earthly masters. Try to please them at all times and not just when you think they are watching. Honor the Lord and serve your masters with your whole heart. Do your work willingly as though you were serving the Lord Himself and not just your earthly master. Sa pinakamababang uri na ng manggagawa, ibinigay yung regulasyon. Ibig sabihin, lahat ng mas mataas ang uri dito, mas dapat. Kasi mas nakakaintindi yun. Mas may pananagutan. Sabi niyang ganun, sundin ninyo ang inyong mga amo na para bang Panginoong Diyos ang sinusunod nyo. Kasi ang totoo, ganun yun. Ang Diyos ang naglalagay ng kaayusan. So sumunod kayo kahit hindi kayo binabantayan. So pag sinabi pa ng amo mo na pagdalaglag ang kutsara bining sa sahig, huwag mo nang gagamitin, hugasan mo na, eh wala naman siya, nalaglag. O yung amo mo, nasa balkonahe, nasa taas, dadalan mo ng kape, nalaglag si kutsara, hindi naman niya alam, nasa kwarto naman siya, malayo na yung kusina, lubog mo nalang uli sa kapera para luminis. Hindi ka naman kita. Kita ka ng Diyos. Hindi totoo, hindi ka kita. Kita ka ng Diyos. Nangungupit ka, kita ka ng Diyos. Nagbabandiklak ka kung empleyado ka, pagkatapos siya kakangin 30 minutong nag-aayos at banyo ng opisina, kasi nakabandiklak ka na eh. Kita ka. Pag nandadaya tayo, kita tayo. Nawawala kasi mga kapatid yung God consciousness. Akala mo pag hindi ka na nabantayan ng kapwa tao o kaya ng camera, libre ka na. The eyes of the Lord are sweeping to and fro in the earth. Naghahanap siya ng mapepremyuhan at naghahanap din ng mapapalo. Walang lumulusot. Akala mo kung isa nakalusot ka, nandaya ka, pero hindi mo alam kaya pala nagkakasakit yung anak mo, nauubos din ang pera mo. Galing sa kadayaan. Kaya pala nagkakanda, malas-malas yung buhay mo dahil meron kang hindi ginagawang alam mong dapat mong gawin. Walang nakakalusot. Dapat matapat tayo. Lalo pag walang nakatingin. So regulate yourself though you can do whatever you want. Merong mga astig eh. Mayaman. May kapangyarihan. May impluensya. Therefore, hindi na siya susunod. Ano yun? Wala kang galang sa Diyos na nagbibigay sa'yo ng yaman, ng otoridad, ng kapangyarihan kasi ginagamit mo sa mali. Absent na ng absent ang anak mo sa school kasi ikaw ang nag-donate ng bakod. Dahil kilala mo yung mga principal. Binigyan ka ng kapangyarihan to nourish not only your child but also the other children in that school so that you must be fair not only to your child but to every child. Dahil nananagot ka sa Diyos. Member ka halimbawa ng isang grupo. Ikaw itong nagdo-donate. Ikaw itong nagdadala ng mga merienda tapos mag-aamu-amuhan ka.
ang maganda nun, nagdo-donate ka, nagdadala ka merienda, pero humble ka pa rin, ang bait-bait mo, lalong napupuri ang Diyos. Biruin mo, dahil sa ginagawa mo, napuri ang Diyos, kesa maguluhan yung mga anak ng Diyos. Hindi ko mo halimbawa sa choir, ikaw yung mahalagang boses at nag-iisa ka lang o konti lang may ganun. Kung ano na yung arte mo, kahit hindi ka nag-practice, gusto mo kakanta ka. Ano yung kasiga? Ano ka? Mabangis na hayop? Ipapakita mo yung pangil mo at kapangyarihan mo, dapat ka masunod or magdadabog ka, hindi ka na-attend, magagalit ka pag hindi ka nasunod. Hindi ganun ang mga sibilisadong tao, lalo sa church. Kahit yung choir director nyo, papayat-payat, pag tatamaan ng electric pan, natutumba, ikaw naman, ang laki-laki mo, igalang mo siya dahil sa practice, sa activity, siya ang superior. Ngayon, siguro sa ibang lugar, ikaw, pero in the choir, yung choir director ang leader doon, hindi ikaw. Lumagay ka sa lugar. Ano mangyayari kung yung buwan umalis sa kanyang orbit? Magbabanggaan ang mga planeta. At ganyan ang nangyayari sa pamilya, sa community, sa church, sa ministry group. Pag may umalis sa tama niyang lugar, nagkakaroon ng mga banggaan. Nagkakaroon ng unhappiness, discontentment, nagkakaroon ng intrigue, na de-demoralize sa mga tao. In the end, who loses? The church. Everybody loses. So huwag mag-abuso. Huwag kaya-kayanin ang weak leader. Kasi may mga leader na medyo weak ang dating. Mahina ang boses, humble, hindi sanay na magpasunod. Siguro sa bahay nila, hindi siya nasanay na ganun. Pero pag siya ang nakasign sa leadership, lalo kayo yung strong character, encourage nyo siya. Kayo maunang magpakita ng submission para magkaroon siya ng confidence. And then you're able to help a brother or a sister develop his or her talent, become faithful to his or her calling and ministry, and everybody will be blessed. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwedeng power play. Hindi pwedeng yabang o kaya pataasan ng pride. Kaya nga tayo nag-church para tahimik ang buhay eh. Dapat you sign that unwritten contract na lalagay ka sa lugar. And because there are rules, always be fair. Especially to your subordinates. Pag may power ka, huwag mong gagamitin para sa sarili mo lamang. Pag may maraming mga grupo, ikaw ang leader ng group 1, pero actually ikaw ang top leader ng 5 groups, huwag mong sobrang bibigyan ng favor yung group 1 lang dahil ikaw yung leader doon. E may group 2, 3, 4, 5 pa, na iba yung leader, but all of them are under you, then you are going to use all the power within your reach for your little group at the expense of the other groups. You don't deserve to be a leader. Dapat walang favoritism. Be fair to your subordinates, to your superior especially, to your co-workers, and of course, to your clients. Sa isang organisasyon, may client ka na hindi outsider. Yung ibang department na umaasa sa'yo, client mo yun. Be fair. You are there to function. Huwag kang gagawa ng paraan para ikaw yung humarang sa function, sumira sa productivity ng grupo. Remember, God sees that. And God is God of justice. Ecclesiastes 8:9. I noticed all this and thought seriously about what goes on in the world. Why does one person have the power to hurt another? Yan ang iniisip ni Solomon. And of course, the reason is God gave you power so that you could be like God, meaning you will nourish, you will support, you will protect, not that you will destroy. It is a misuse of power. Proverbs 3:27, do all you can for everyone who deserves your help. Be just. Kailangan tayo makatarungan. Do your part, get your share. Kahit saang organisasyon yan. Reward the good, punish the bad, especially in corporate concerns. Hindi ka pwedeng mabait kasi ako kaya hindi ko siya madiscipline. Eh, hindi mo naman sariling buhay ang umaandar. Kumpanya yan, organisasyon yan, church yan. So dapat, duty mo rin mag-discipline. Kahit sa tunay na buhay, eh mahiyain ka at kimi. Duty mo pa rin. Pag ang ina-expect sa'yo, magdi-discipline ka, tapos hindi ka nag-discipline, ikaw ngayon ang pagmumula ng gulo. Ang mga tao kasi, parang puno.
Tingnan nyo yung mga puno sa labas. Di ba siksikan? Ang puno kasi, tulad ng tao, pag binigyan mo ng lugar, o-okupayin niya lahat. Kaya pag walang katabi ang akasya, di ba, sabog na sabog yung kanyang sanga. Ganon din yung mangga. Talagang o-okupayin niya lahat ng space na pwede. Ganon din ang tao. Pag hindi mo nilagyan ng batas, hindi mo nilagyan ng mga limitasyon, o-okupayin niya lahat. Para siya ang lumaki, siya ang mag-enjoy, siya ang lumuwag. Kaya yung mga iba, kung minsan ang mga walang bakod, lalakihan na niya yung bahay niya. May mga magkakapatid, ganyan. Magmamana ng isang compound, mauna na yung ating magpagawa ng bahay, laki na ng laki, laki ng laki. Kahit na wala nang natira sa mga kapatid niya. At pag nagpagawa na yung mga kapatid niya, hindi na kayang maging equal sa laki ng kanya dahil inubos na niya eh. Parang halaman. Pero ang tao dapat better. Kasi meron tayong spirito ng Diyos. Meron tayong konsyensya. Meron tayong pananagutan. Hindi ko mo pwede gagawin. Hindi ko mo kaya gagawin. You regulate yourself. You report to God every night before you sleep and say, Lord, meron ba akong kinuhang hindi dapat akin? Meron ba akong inape? Meron ba akong kinawawa? Meron ba akong boss na hindi ko sinunod? Pag nasa loob kayo ng elevator, sinong amo doon? Yung elevator girl, kung meron ha, siya ang magpapaanda ng elevator na yan. Hindi ka ako mong mayaman ka, ikaw ang masusunod. Lahat sila up, no, gusto ko down, ngayon na, down. No? May mga ganyan. Yung mga parking lot attendants, sila ang boss pag nagpa-park ka. Kahit na ikaw ay nakamahal na kotse, lumagay sa lugar. Ecclesiastes 8:11, when we see criminals commit crime after crime without being punished, it makes us want to start a life of crime. Totoo. Pag nakakita tayo ng tiwali, gumagawa ng mali, hindi napaparusahan, una, magagalit ka. Mamaya, gagawin mo na rin. Kasi naiisip mo, eh, bakit siya ginagawa niya? Ako rin. Magkakagulo ngayon. Ang gumagawa ng mali, lalo labag sa komunidad, hindi personal mistake lang, kundi a mistake against, a crime against the community where you have a holy covenant to be in your place and to do your work correctly, dapat may parusa. Pag hindi pinaparusahan ang gumagawa ng mali, dadami ang gumagawa ng mali. Kasi sasabihin na, eh bakit siya? Dapat ako rin. So pagka yung mga late, walang punishment, dadami ang late. Pag yung mga abusado, hindi mo yan pinutulan ng mga sanga, dadami, mag-aagawan sila sa space. There will be disorder. Dapat dinidisiplina natin ang sarili at ang kapwa. Kung kayo leader, you must discipline the people beneath you. At kung kayo yung follower, you must allow your leader to discipline you. Kahit kaya mo siyang personally labanan, pero siya yung leader, you must allow, even encourage your leader to punish you if that's needed. That is, if you are aware that God is watching. That God is at the top of every organization, be it democratic or theocratic, the King of Kings is above all authority. And He watches everyone. So dapat may justice, may punishment, may accountability. Pag ang corrupt, hindi napaparusahan, dadami ang gagaya. Kindness and love is for personal application. Corporate rules are rules. They are not to be broken for personal charity. Meron nga nun isang judge, meron talagang law ng land niya na merong death penalty. This crime deserves this death penalty. Tapos hindi niya ibinigay yung death penalty. But the books, the law say, yun dapat ang punishment. And guilt was clearly established. Hindi siya nagbigay ng death punishment dahil sabi niya, it's against my religious convictions. But you are not in your seat as judge because of your religion. You are there because of your official function. And so you function by the book.
Kahit sinasabi mo pa ang bait-bait ko, hindi ko pwedeng i-expel itong school estudyanteng ito. Pero sabi ng rules, ginawa niya ito, dapat siyang expel. Mabait ako hindi ko pwedeng tanggalin itong empleyado, kawawa naman. Pero sabi ng rules, binrake niya to, dapat siyang tanggalin. Hindi yan personal. You are supposed to follow the books. Kaya hindi pwedeng, alam mo kasi, yung aming leader, mabait, kaya lahat abusado. Hindi naman kanya yung group Answerable siya sa higher authority. Therefore, dapat mag-impose siya ng discipline. Kahit hindi personally na ganun siya. Ngayon, hindi mo kayang gawin, edi mag-resign ka. Pero habang nandiyan ka, manindigan ka sa dapat mong gawin para hindi magulo. And finally, when it comes to orderliness and rules, mga kapatid, do not meddle in anyone's performance of official duty. Kung nanay ka ng mayor, hindi ikaw ang mayor. Asawa ka ng manager, hindi ikaw ang manager. Asawa ka ng pastor, hindi ikaw ang pastor. Huwag kang malilito. Huwag kang makikialam sa official trabaho ng sino man. If you're a parent, a spouse, a brother or a sister, a relative or a friend, stay in your place. 1 Thessalonians 4:11, try your best to live quietly, to mind your own business. Do not corrupt duty-bound people because of your relationship. At mga tao, do not obey or submit to meddlers. Halimbawa, worker ka sa church, pupunta sa iyo asawa ng pastor, hoy, bakit yan ay pinapakanta mo? Hindi dapat niya ipakanta mo. Ikaw ba, pastor? Sabihin nyo, okay lang yon. Hindi naman talaga siya yung pastor Dapat yung pastor ang magsabi sa iyo. Yung nanay ng pastor, ang naming nanay ng pastor, pakialamera sa church. Ilagay nyo rin sa lugar. Alam nyo kung ba't maraming abusado? Sobra tayong kimi. Opo, opo, pastora. Ano pastora? Hindi pastora ang asawa ng pastor. Siya ay misis. Opo. Tapos pagtalikod, kakainis siya, pakialam na pakialam. Hindi naman siya yung pastor. Di ba? So sabihin mo na lang sa harap niya para matuto rin siya. Sa sobra nating politeness, we encourage bad people to flourish. Ito na yung sanga ng puno, kakainin na yung space mo. Ikaw naman, higa ka ng higa para magka-space siya. Ba't mong ginagawin? Hoy, doon ka, dito, lugar ko to. Hindi masama yon. Kasi may assignment sa iyo ang Diyos, may assignment para sa Kanya. When good people remain silent, bad people rule. At yan ang dapat nating ituro sa mga anak ng Diyos. Dapat marunong ka rin tumutol sa mali. Yung mga bata, turuan mo rin, tumutol. Kahit sa magulang pwedeng tumutol, basta polite. Ayoko po sanang kainin yan po. O hindi, bakit? Kasi po, nasusuka po ako Basta polite. And we should encourage them sometimes to disagree. And if it's reasonable, hayaan natin, pagbigyan natin. Kasi pag lagi nyo rin sinanay na po, opo, po, opo, po, opo, paglaki nire-rape na, opo pa. Inaapi na, kinakawawa na, inaabuso na, hindi marunong tumanggi. Kasi hindi naturuan sa bahay na tumanggi. Kaya tayo isang bayan ng sangdamakmak na api. Kasi ina-equate natin yung kabaitan sa, sige, gawin mo akong doormat, okay lang. Sige, apihin mo ko, huwag mo akong sweldohan, huwag mo akong bigyan ng overtime pay, okay lang. Pero reklamo rin ang reklamo. Ang tunay na pagiging maka-Diyos, paghanap ng katwiran, that means hindi ka papayag sa liko. Train your children to refuse something wrong. Train your children to stand up for what they think and for what they know is right. Little by little, habang tumatanda sila, dumadami dapat yung privileges nila to refuse. Pag lagi yung sinanay, yung bait, mabait yan, ang bait-bait yan, masunurin yan, hindi lagi yung katangian. Why? Why not? Kasi hindi lahat ng taong makakasalamuha nila mabuti. Paano kung masama? Magiging masunurin din sila. Magiging mapagbigay din sila. At sila ang malulugi. So do not obey and submit to meddlers. God is God of order. May mga taon nga, yung asawa ng mayor ang nakikialam sa pagpapaandar ng munisipyo. Mali yun. Hindi naman siyang ibinoto. All godly, correct, and appropriate rules
are from God, directly or indirectly. 2 Samuel 23:3-4. The God of Jacob told me, a ruler who obeys God and does right is like the sunrise on a cloudless day, or like the rain that sparkles on the grass. Napakalaki daw pagpapala sa isang bayan, sa isang komunidad, yung leader na maka-Diyos. So let's encourage our leaders to be godly by behaving ourselves and by supporting them when they stand for what is right, and by correcting them when they stand for what is wrong. God punishes lawbreakers. God punishes agents of abuse, of disorder, and injustice. Ecclesiastes 3:17, He will judge everyone, both the wicked and the good. So do you break rules? Do we break rules? Do you abuse your position or privilege? Ipinapahiya mo ba ang iyong superior by not being obedient, and then nakikita ng tao na hindi mo siya sinusunod, napapahiya siya? Do you think that's a godly thing to do? Do you allow, tolerate, and promote abuse and its fruit, disorder? Basta may nag-a-abuse, may hindi sumusunod, ang bunga, disorder. Are you part of the solution? Or are you part of the problem in your family, in your workplace, in the church, in the nation? Ama namin, patawarin niyo kami kung nakakalimot kami na kayo ay umiibig sa kaayusan at ayaw niyo ng gulo, anumang uri ng gulo. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung minsan nakakalimot kami o sinasadya pa nga namin na manaig, masunod kami kahit ang magiging bunga gulo sa iba. Turuan niyo kami, Panginoon, not to be just too selfish. To think of the general welfare, the general well-being of everyone in our community, not only of ourselves. Na hindi lang kami makapanaig sa pagmamadali, mauna, masunod, kundi maging bahagi kami ng solusyon na magbigay ng kaayusan saan mang kami naroon. Nawa, Panginoon, managot kami sa inyo. Malugod kayo sa amin at sa sama-sama na paglulugar ng bawat isa sa tama, umayo sa aming lipunan, ang aming bayan, ang aming mga tahanan, ang aming church, sa inyo ikaluluwalhati at sa amin din ang maikabubuti. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung anong kahulugan ng mga bagay na ito sa inyong personal life.